Isang payapang araw, relaxing view na malayo sa limut ng traffic at sa polusyon ng napakagulong mundo at syempre ng mga buraot mong kaibigan. What's up sa inyo mga kamotorsiklo? Bagong araw at bagong video tayo ngayon. Ang pag-uusapan natin sa video na to ay kung bakit ang Yamaha Vega Force I ang napili kong maging kasama sa pang-araw-araw kong biyahe sa buhay, maging sa pagpasok ko sa eskwela. Ang Yamaha Vega Force I ay 68,200 ang price at makakapili ka dito ng dalawang color variant, ang Blue Race at ang Black Hornet. Ang unit natin ngayon ay yung Black Hornet or ang 2018 model. Simulan natin. Ano nga ba ang dahilan bakit itong motor na ito ang napili ko? Una sa lahat, kung titignan natin, ang Yamaha Vega Force I ay kasama sa mga underbone motorcycle na nilabas ng Yamaha Philippines noong 2015. Yun ay curb type pa. Pero ngayon, ang Yamaha Vega Force I, kung hindi ako nagkakamali, itong 2018 model ay FI na. Oo, FI na yan. Nagustuhan ko siya kasi yung looks niya mukha siyang sniper. Makikita naman natin yan, lalo na dun sa mga park light yung dalawa. Mukha siyang sniper lalo na sa nguso. Sa forma, diba? Sniper na sniper siya. Pero 115 displacement lang yan. Makikita natin yan dun sa review natin. Link mo nyo lang yung link sa description box. Makikita rin natin dyan, no? Sa fender niya, shiny coated yung front fender niya, pero yung full body niya is naka-matte coated. Yun nga, no? Makikita natin yung dalawa niyang park light nagdadala ng forma sa pagiging Vega Force niya or mukhang snipe. Astig lang rin naman kasi 115 displacement pero malakas yung hatakan niya tapos magaan pa siyang dalhin. Ayos na ayos. Dito naman sa mga ayoko is headlight is bulb type. Siyempre, lower underbone lang naman yung motor na to. Dalawang park light, bulb type pa rin or bombilya pa rin yung nakalagay, hindi pa siya LED. As long as with the taillight na naka-bulb type din. Next, yung under the seat compartment, hindi tayo pwede maglagay ng half-face helmet. So, syempre, full-face helmet. So, limited lang yung pwede natin ilagay. Kaya nagkabit ako ng utility box. Shoutout kay RG. Ako si Major. Lalagay ko na lang yung FB page dyan. Salamat po sa utility box na lifetime warranty. Stick na stick. Ngayon naman, sa side stand ng Vega Force natin, dapat sa susunod, lagyan nila ng kill switch para sa safety. Mamahal yung motor, pero at least naman safe tayong mga riders dito sa motor ni Yamaha. Yun lang yung video natin para sa araw na ito, no? Like kung nagustuhan mo yung video, comment kung may gusto kang i-suggest or kung may gusto ko sabihin, at syempre, mag-subscribe ka sa channel para tuloy-tuloy ang ating mga video na patungkol sa motor. Ride safe mga kamotorsiklo. Ciao! Okay! Shoutout naman po tayo ngayon. Shoutout kay Junior Canlas. At syempre pangalawa kay Luis Andre Antonio. Salamat sa panonood mga paps at ride safe palagi.